Hello everyone and hello sa ating mga kababayan dyan na kung saan mang bansa naroon kayo ay mag-ingat po kayo lagi. Keep safe everyone. And of course guys, madali ang shoutout lamang sa ating mga mahal subscribers. Hazel Hazel from Oman, Cheryl Takan, kay Chidoro Tamayo, kay Cynthia de la Cruz Mimpin from Taiwan, Maria Lani Donato, Amy Santos from Italy, kay Maricel Santos, kay Rosaville Andalan, kay Ephraim Ilyamar from Qatar, Merlin Oxon from USA. So shout out sa inyong lahat guys. Sa ating nakaraang video ay naitampok natin ukol sa palm mystery reading o pagbabasa ng kapalaran, ang mga senyales ng mga swerte at malas na mga marka o tanda na makikita sa ating mga palad. Kahit kung hindi niyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay pakishare na lamang po sa aking channel or I will leave down below on the description box. At sa video ito ay tunghayan naman po natin ukol pa rin sa palm mystery reading o pagbabasa ng kapalaran ang iba pang mga swerteng tanda o marka na makikita sa ating mga palad na ito ay makipagbibigay o makapaghatid sa atin ng yaman o maging milyonaryo pa. Kahit kumadan kang makinig, tara, samahan niyo ako. Alam niyo ba na ang mga daliri sa inyong mga kamay ay isang batayan rin o senyales kung ang taong bang ito ay yayaman o maging milyonaryo pa. Halimbawa na lamang kung ang haba ng kanyang hinlalaki o the thumb ay umabot ng hindi pupapa sa kalahati sa second crease ng kanyang index finger o hintuturo. Dahil kapag meron kang mahabang hinlalaki, ito ay nagpapakita ng pagpapasya at isang kagustuhan upang magawa ang mga bagay na siyang makakatulong sa iyo o makakapagbigay sa iyo ng magandang kapalaran sa hinaharap. Ngunit ang isang maliit naman na hinlalaki ay nagpapatunay ng kaunti pang pagsisikap ang kinakailangan sa karamihang mga bagay para maabot mo ang iyong pinapangarap pa o minimithi sa iyong buhay. So nasa inyo na po kung inyong papansinin o iisnapin ang video na to. May basehan man o wala, ang naging ireputasyon ng palm mystery reading o pagbabasa ng kapalaran sa inyong mga hinlalaki o datam na makapagbibigay sa iyo ng yaman ay kayo na po ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanlamang sa ating mga kapwa. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto natin na swertihin sa buhay, magkaroon ng yaman at maraming pera, ang pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at syaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay, ay hindi imposibleng mas lalo pa po nating makakamit ang ating tagumpay. Marunong po dapat tayo magbalaga sa kung ano ang meron tayo, dahil nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion reaction o nais na inagtag sa topic na to, ay pakicomment na lamang po sa ibaba. At syempre bago po tayo mamaalam, ay nais muna nating alamin ang ating mga kapalaran sa ating mga buhay pag-ibig o ang ating mga love horoscope kung tayo ba ay siswetein o mamalasin bukas, July 8, 2020. Para sa mga taong Aries, ay huwag kang maghahangad ng hindi sa iyo. Mas makakapuputi kung iiwasan mo siya at hindi ka aasa dahil alam mo naman na may nagmamay-ari na sa puso niya. Ikaw lang din ang sasaktan sa huli kung hindi mo lilimitahan ang iyong sarili. Ang iyong maswerteng numero, 10 at 16. Para naman sa mga taong Taurus, ay magiging sobrang emotional ka sa araw na ito dahil sa seryosong pag-uusap na namamagitan sa inyo ng inyong karelasyon. Marami siyang hinaing na bubuksan sa iyo at hindi mo akalain na meron pala siyang mga ganitong iisipin sa iyo. Ang iyong maswerteng numero, 30 at 31.
Para sa mga taong Gemini, sa ayaw at sa gusto mo ay darating na kayo sa hangganan ng inyong relasyon. Kahit ano pa ang gawin mo, ay hindi na ito makakasurvive. Wala ka na ibang magagawa pa na makakabuti para sa inyo kundi tanggapin ito. Ang iyong maswerteng numero, 9 at 14. Para sa mga taong Cancer, ay sadyang mahirap ang mahal ng iba kung nasa loob ka ng isang relasyon na hindi mo makakayanang bitawan dahil sa obligasyon. Yan mismo ang mararanasan mo ngayon at mahirap pero wala kang magagawa kundi ito ay kayanin. Ang iyong maswerteng numero, 20 at 28. Para naman sa mga taong Leo, ay maswerte ka sa tao na nagmamahal sa iyo ngayon dahil wala siyang ibang nakikita kundi ikaw. Kaya naman kahit ano pa ang iutos mo, ay susundin niya at kahit na ano pa ang hilingin mo, ay ibibigay din niya. Ang iyong maswerteng numero, 34 at 45. Para naman sa mga taong Virgo, iba ang mahal sa gusto lang. Kaya't siguraduhin mo muna na hindi ka lang niya basta gusto, kundi nasa puso ka rin niya. Dahil kung hindi, ay ikaw lang ang magdurusa sa bandang huli kapag narealize niya na ayaw na niya sa'yo. Ang iyong maswerteng numero, 25 at 30. Para sa mga taong Libra, isang tao ang makikilala mo sa event na dadaluhan ngayong araw. Magkakaroon ka ng interes sa taong ito dahil sa kagandahan ng pisikan ng anyo na makikita mo sa kanya. At ganyan din ang magandang katangian na ipapakita niya. Ang iyong maswerteng numero, 19 at 31. Para sa mga taong Scorpio, ay trabaho pa rin ang pipiliin mo kaysa sa love life. Ito pa rin ang higit na makakapagpapasaya sa'yo. Hindi pa rin mababago ang katwiran mo na mas mahalagang malamanan ang sitmura kaysa sa puso. Kaya't mananatili ka pa rin manhid sa pagtingin niya. Ang iyong maswerteng numero, 6 at 16. Para naman sa mga taong Sagittarius, ay may bago ka matutukasan sa iyong mahal. Sa tagal ng inyong pagsasama, ay hindi na alam na meron pala siyang talento sa pagpipinta. Masaya ka sa natutukasan mo ito dahil mahilig ka rin sa mga paintings. Ang iyong mga maswerteng numero, 50 at 60. Para sa mga taong Capricorn, ay magiging speechless ka sa harap ng iyong mahal dahil hindi ka ready sa kanyang sorpresa para sa iyong mga achievement. Alam niya naman na hindi ikaw ang tao na mahilig mag-celebrate, pero wala ka na magagawa sa selebrasyong inhanda niya para sa iyo. Ang iyong maswerteng numero, 65 at 78. Para naman sa mga taong Aquarius, ay hindi mo sukat akalain na mahuhulog ka sa tao na palagi mong itinupulak sa iba. Pero magiging pala isa pa sa iyo ngayon kung huli na ba ang pagkakagusto mo sa kanya o may pag-asa pa na makuha mo siya. Ang iyong maswerteng numero, 72 at 83. Para sa mga taong Pisces, ay hindi mo magugustuhan ang iyong kapareha ang gagawin mong pagdidesisyon na hindi siya kinukonsulta. Lalo na at mahalaga ang usapin na ito tungkol sa iyong kalusugan. Ikaw lang din ang inaalala niya kahit gusto niyang maging maingat ka sa pagpapapa siya. Ang iyong maswerteng numero, 41 at 47. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!